our Father and the Lord Jesus Christ. Lord, wash away my guilt. Alleluia. A first is to be God of your kindness, to your compassion of the God of my goodness. Wash me more and more from my guilt, and cleanse me from my sins. My ancestry I know them, my sin is always
Grant, we pray, Almighty God, that we who have come to know the grace of the Lord's resurrection may, with the love of the Spirit, ourselves rise to newness of life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. This man is a chosen instrument of mine to bury my name before the Gentiles. A reading from the Acts of the Apostles. Saul is still living mortis, dressed against the disciple of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues in Damascus, that if he should find any men or women who belong to the way, he might bring them back to Jerusalem in chains. On his journey, as he was nearing Damascus, a light from the sky suddenly flashed around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" He said, "Who are you, sir?" The reply came, "I am Jesus, whom you are persecuting. Now get up and go into the city, and you will be told that you must do." The men who were traveling with him stood speechless, for they heard a voice, but could see no one. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand and brought him to Damascus. For 3 days he was unable to see, and he neither ate nor drank. There was a disciple in Damascus named Ananias, and the Lord said to him in a vision, "Ananias," he answered, "Here I am, Lord." The Lord said to him, "Get up and go to the street called Straight, and ask at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul. He is there praying, and in a vision, he has seen a man named Ananias. Come in and lay his hands on him, that he may regain his sight." But Ananias replied, "Lord, I have heard from many sources about this man, what evil things he has done for you, your holy ones in Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to imprison all who call up your name." But the Lord said to him, "Go, for this man is a chosen instrument of mine to carry my name before Gentiles, kings, and children of Israel. And I will show him what he will have to suffer for my name." So Ananias went and entered the house. Laying his hands on him, he said, "Saul, my brother, the Lord has sent me, Jesus, who appeared to you on the way by which you came, that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit." Immediately, things like scales fell from his eyes, and he regained his sight. He got up and was baptized. And he had eaten, he recovered his strength. He stayed some days to the disciples in Damascus, and he began at once to proclaim Jesus in the synagogues, that he is the Son of God. The Word of the Lord. Go out to the world and tell the good news. Glorify him, all your peoples. Go out to all the world and tell the good news. For steadfast is his kindness towards us, and the fidelity of the Lord endures forever. Go out to all the world and tell the good news. As we stand for him. Remains in me and I in him, says the Lord.
reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats his flesh and drinks his blood has eternal life, and will raise him on the last day. For my flesh is true blood, true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unless your ancestors have ate and still died, whoever eats this bread will live forever." These things he said while teaching on the synagogue in Capernaum. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus. Nang
mangyari na siya ay dinawag ng Diyos na sa kanyang paglalakbay. Naalala ko tuloy na one time ako ay nakabangga ako ng 12-wheeler truck. So, ang nabangga ko po ay yung huling gulong ng 12-wheeler truck. Eh talagang tulala po ako. Tulala talaga ako. Sa pagka-truck yung nabangga ko, sabi na ng iba eh, pagka ay second life mo na yan sa pagka maaari kasi yung nabangga mo yung unang gulong, pwede kasi na hindi masyadong round up noong driver, pwede yung gulong. Kasi lungsot ako sa unang gulong eh. Sa marapang gulong. Yung susunod na gulong ay maaaring hindi mo kalimitan round up no? Kapag nandun ko sa unang bago pa makapag-prime yun. Ay maaaring ako ay madaanan noong gulong sa likod nang hindi masyado bago pa makapag-prime yung driver. No? Mabuti nilang po yung mga isa sa kayo na hirap na Gemini, no? Na diesel, no? Hindi ko siguro kilala yun. No? So, nagkatagulong kasi luma. Eh, mas luma ako kasi yung truck. Kaya nagpapasara bakit? Kasi, kung hindi luma yung truck, hindi mababali yung kanyang ehe. So, nabali yung kanyang ehe. Kaya, tumigil siya. No? Hindi niya ako naikutan ng masyado noong kanyang gulong. Well, yung pwedeng isang nasyak ako. At siguro nakakaranas tayo yung mga panahon na siya. Wala tayong magawa. At siguro hindi kumain, no? Hindi uminom. No? Blanco ang isip mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi bakit? Siya. Well, sabi nga, ito yung maaaring bahagi ng aking patinir. Hindi po ako execute na para. Pero ito yung pumasok sa aking patinir na baka mamaya ay si St. Paul ay kasi pagkatapos ng tribulation na ito, na-convert siya. Kaya baka mamaya, sabi pa, baka lamang it is due to hallucination or nasabi siya, and then may lumapit lang sa kanya. No? But later, alam natin na hindi. Kasi bakit? Kasi, makita po natin na almost two-thirds of the New Testament ay isinulat ni San Pablo. Ang kahapon po narinig ko kay Sister Nita, mga pinaka-MDS na nagsulat tungkol sa Resurrection of our Lord Jesus Christ ay si San Pablo. No? Ay makita po natin na hindi lang ito basta gawa ng hallucination or shock. Paano? Makita po natin, wala naman siyang catechetical instruction. No? Si Ananias ay pinapunta ng Diyos. Pero hindi namin alam kung may catechetical instruction. Pero nung sinabi lang dito, pumunta ka doon kay Pablo. Ayaw pa nga nungusin ni Ananias kasi kilala niya si Pablo. Ang sabi sa kanya, pumunta ka doon at ay ipagdasal mo. Yun lang ang kanyang ginawa. Walang nailagay ko na bigyan mo siya ng paliwanag. No? Hindi. Pagdasal mo. Pumunta ka lang doon at ipagdasal mo. At yun, pero bahagi ko na kung yung nasabi na po ay paanyaya na narinigin po natin yung mga sa vocalization na kayo na St. Paul defended himself as the true apostle, not because of man, but because of God. Ngayon, yung sinabi ito ay and he was filled with the Holy Spirit.
filled with the Holy Spirit, na puno siya ng Espiritu Santo. Sa atin, yung normal siguro sa atin, yung filled with the Holy Spirit, pinagsalita, and then, yun ay pinili mo natin. Well, si San Pablo, may mag-Kristo siya. Siguro sa kanya ay talagang bumuhos ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Bumuhos ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Pero siguro din ako, Eden, bukas ang kanyang kaluluwa para tanggapin ang uri ng butil na ipinapahayag sa kanya ng Diyos. Pero nakita po natin, alam yun. Yun ang bahagi na kung saan ay naranasan ni San Pablo. At ito rin po yung bahagi na ating pagnanasan na kung saan ay siguro po ay siyang mag-iiwanan ng ating mga pag-iwanan niyo sa araw na ito. Sino ang mga San Pablo sa buhay natin? Ang makita siguro namin na extraordinary. Mahal din sa atin, may naranasan natin, out of the blue, ay pinupuno tayo ng Espiritu Santo. Pero siguro, makita natin ang talagang San Pablo, ay very extraordinary. No? Very extraordinary. But, makita natin, may mga extraordinary din. Siguro, maaaring sa obispo natin. No? O maaaring sa kapwa-pari natin. No? Sa mga professors natin, mga nagtuturo sa atin, mga sa speakers natin, o maaaring yung mga katikista natin, mga katikista natin. Pero sino si San Pablo? At pangalawa rin, huwag namin kalimutan natin na bahagi rin po ng pagkilos natin yung mga Ananias. Sabi natin ay maaaring ngayon pa ako na ito ay kulang tayo ng mga katulad ni San Pablo. Kasi baka kulang din tayo ng mga Ananias. Ano yung mga Ananias? Yung mga magdarasal sa atin. Panginoon, pagdasal natin. Pagdasal natin ang ating pakikilan niyo sa araw nito. Pagdasal natin yung bawat isa. Na itong katabi ko, sana po ay maging katulad ni San Pablo, na makita po natin na talagang malaking na-contribute sa paglago ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos na maging bahagi ng ating pagkilos sa dibdib na ito. At ang matawa rin yung siguro, bahagi na kung saan ay mag-sustain sa atin. Sa bahagi na ito ay yung Ebanghelyo yung pinamanggit sa atin na patuloy na pinaalala sa atin. Ako ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na utusin ko ito yung ating pagkataon na saan ay katulad din po ng karanasan ni San Pablo. Nung nakita niya siya yung inunong ng Espiritu Santo, ay tsala mo siya kumain. At sabi nga po dito ay nanumbalik ang kanyang lakas. Ay siguro po ay kasama na rin yan kung banal ang pagdaliwan ng misa. At bilang bahagi po ng ating pananampalataya, ito yung talagang pinagkumulan ng ating hindi na pagkilos sa banal ng pagdaliwan. At yan, makita ko rin po na isang dakilang biyaya na ibinigay isang mga pari sa akin, ang mga pari ay yung to receive the sacrament of communion, the body and blood of Christ, even on the state of mortal sin. So, kayo, hindi kayo pwede tumanggap ng banal na communion kapag nasa state of mortal sin. Kami, no? Kahit na kami in the state of mortal sin, ay pwede kami tumanggap ng banal na communion
well, sa ikonosa, because for the service, not because, no, gawa namin, but because para makapag-report kami, para inibay ito rin ang mga tanggap. Pero makita natin, kasi binalik na ba kayong dahilan na, hindi ako pwede mag-misa, kasi invested na po ang klasin ako. No? So hindi pwede maging gawin dahilan ng pare, no? Na hindi siya pwede mag-misa because is in the sector ng mga klase. Bakit? Kasi nga, isang biyaya yun na sa akin no, ay napakalaki. Sapagkat, kung talagang nakita ko yung kahalagahan ng pagkain na nagbibigay ng lakas. At ito yung panyaya ko rin po para sa bawat isa, no, sa akin. Na yung salita ang katawan at ako ng aking Panginoon sa Diyos na sustain sa atin. Pero makita po natin na makita natin at baka maybe hindi natin napapansin maaaring tayo ay mga Ananias at mga San Pablo, no? Na baka hindi natin inahayaan na maging bukas ang ating ng buka o ng ating kaluluwa sa salita ng Diyos. Baka may gustong ipagawa sa atin ng Diyos na kuminsan ay katulad din mo siguro na maaaring hindi naman kasing katulad ng isang Pablo. Pero kung hindi man, at least na ikaw ang Ananias. For one another, so that people can see, no? Na talagang pinupuno tayo ng Espiritu sa atin. Walang question mo kasi, yung filled with the Holy Spirit, tinatanda natin yan sa ginyang, no? Muli niyong pinapahayag sa atin sa sakramento ng Kumpil. Is San Pablo an exception? O, baka lang siguro hindi namin nakikita ang mga katulad ni San Pablo sa tinanaman. O baka kulang lamang ng mga Ananias din na kinakailangan ipagdasal natin ang ating sarili. At ang bago isa, na rin, na tunay na mapuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Let us pause for a moment of silence, praying for one another. The Father gives us his own Son as the real food and the real drink at his altar. We can ask him for all our needs in Christ, the source of the life.
Father, sustain our lives through the Eucharist. Father, sustain our lives through the Eucharist. That the Church may grow in appreciation of the Eucharist as the bread of life by celebrating the sacrifice of the Mass with prayer and devotion. Let us pray to the Lord. Father, sustain our lives through the Eucharist. That as a community, we may not be idle in our diet of faith, but every day we seek God, even in our difficulties and sufferings. Let us pray to the Lord. Father, sustain our lives through the Eucharist. That families, especially our children, may grow in the ways of grace through the constant reception of the Eucharist. Let us pray to the Lord. Father, sustain our lives through the Eucharist. That the sick may be strengthened in their faith by uniting their sufferings with the suffering of Christ. Let us pray to the Lord. Father, sustain our lives through the Eucharist. That our beloved dead may have eternal life promised by Christ. Let us pray to the Lord. Father, sustain our lives through the Eucharist. Heavenly Father, give us the body and blood of your Son as food and drink for our journey. Grant that through our union with him, we may be united with one another. As members of his body, we ask this through Christ our Lord. Oh,
spirit upon them, like the dream also may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, he entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." Many, like Paul, will enter in our midst.